ating personal na karanasan ay maaaring daan upang mabuksan ang ating puso sa pagmamahal at paglilingkod. Ang ating kapwa na nangangailangan ay umaasa sa atin na mabibigyan natin sila ng kaukulang tulong o ayuda. Sa ating paglilingkod, nais din natin ang ating mga pinaglilingkuran ay makakita ng ating magandang halimbawa at magkaroon din ng parehong pagnanais na magmahal at maglingkod. Pay it forward, ika nga. Tunghayan natin ang kwento ni Rosemary Dagsil, isang scholar ng Haspi, Laguna, at kung papaano nabuo sa kanyang puso ang pagtulong at pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Naalala ko po nung grade 4 ako, isang araw, nabalitaan ko na lang po na naaresto po ng mga pulis ang mama ko sa kasalanan hindi niya naman po talaga ginawa. Noong una po talaga, sobrang nabigla po ako at natakot para sa magiging buhay namin nung walang mama namin. Naisipan po ng mama ko na magtinda po sa loob. Binibigyan niya po kami ng listahan ng mga kailangan bilhin sa palengke. Bago po uli ako umalis ng kulungan, binibigyan niya po uli ko ng pera at listahan para po bilhin at dadalhin po ng ate ko kinabukasan. Po, mahirap po, pero po kinaya po namin kasi alam naman po namin nandyan si God para tulungan kami. Dahil nga po hindi namin kasama sa bayan mama namin, hindi naman po maiwasan na mag-alala kami sa kanya. Isang araw po, nabalitaan po namin na sumali siya at nakatapos siya ng CLP ng Handmaids of the Lord. Yun, hindi po namin na-expect na yun po pala yung magiging simula ng pag-asa ko na makapag-aral pa ng kolehiyo. Makalipas po ang 8 taon, nakatanggap po kami ng balita na pwede na pong makalaya ang mama namin. At na-dismiss na po yung kaso niya. Pero bago pa man po namin siya makasama, isa pong trahedya yung dumating sa amin. Kami po ay naging biktima ng habagat. At dahil po malapit kami sa Laguna Lake, hanggang labas tao po yung tubig. At kailangan po namin tumira sa evacuation center. Mahigit isang buwan na po kami nakatira sa evacuation center bago namin makapiling muli ang aming mama. Sobrang saya po noon dahil alam ko pong mabubuo po uli ang aming pamilya. Pero hindi ko po alam na may mas may sorpresa pa po pala darating sa aming buhay. Isang gabi, nakasalubong namin si Tita Dayan. Siya po yung nag-serve nung nag-CLT po si Mama sa prison. Then, inalok niya po kami makasali po ako sa UNCOP Hold the Dap Scholar Program. Sobrang laki po na naitulong sa akin ng Haspi at maging sa aking pamilya. Hindi lang po yon, pati po yung paniniwala ko sa Diyos ay naging matatag pa. At balang araw, maibalik ko po yon sa pamamagitan ng pagtulong sa aking mga kapatid at sa ibang tao na nangangailangan. At maraming salamat po at naging bahagi rin po ako ng YFC. At noong April 18, 2015, ako po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Laguna College of Business and Arts. Lubos po ako nagpapasalamat sa lahat po ng tita ko sa Handmaids of the Lord at sa CFC UNCOP. Sobrang laki po nang naitulong sa akin. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ko na nangangailangan. Maraming salamat po. Hi, God bless po.